Hi guys, John Teki here, and today is tuturo ko naman sa inyo paano magbot sa POA2, no? Madali lang naman siya basta meron na kayo ng files. Unfortunately, hindi natin pwedeng i-link yung file dito sa description due to copyright issues, syempre. Pero pwede nyo naman ako i-PM sa Facebook page ko. Then, of course, like and subscribe. Then, i-forward ko sa inyo yung link kung saan nyo siya madadownload, no? Alright, so once nasa inyo na yung file, extract nyo lang siya dito sa desktop natin. So, kailangan nyo rin yung dalawang file, yung map at picket. Kasi ito, naka-customize na to kung ano yung mga pupulutin niya. Tsaka ito yung sa pagmamapping yan, no? Yung mga waystone niya. So, ito yun. So, ang gagawin natin is, kailangan nyo muna mag-download ng Notepad++. Punta kayo ng browser nyo, type nyo lang yung Notepad++. Makikita nyo yung downloads niya ito. Then, download nyo lang to yung latest version niya, tapos install nyo. After nyo ma-install, run nyo yung Notepad++. Yan. Then open nyo yung ExileBot folder. Run nyo rin yung ExileBot.exe. Tapos hanapin nyo dito yung Notepad++. Yan. Then attach. So kailangan yan para hindi siya madaling ma-detect na meron tayong nirarun na application. So anyway, so ayan, nandito na tayo. Dito sa main, it's up to you kung i-on nyo lahat to. Sa akin, naka-on naman lahat yan kasi nag-waystone na tayo ng tier 15. Tapos, ito, naka-default yan. Then, punta kayo ng map tab. So, kung anong act na kayo, sa inyo yan, kung ano yung mga map na gusto nyo siyang i-bot, no? Dito na lahat yan. So, since ako is nagmamap na ako ng tier 15, yung sinend ko sa inyo na folder, ito, yung map at saka picket, kakopy natin siya. Yan. Tapos punta kayo ng ExileBot folder. Tapos dito sa configuration, sa default, dyan nyo siya i-paste, no? Replace nyo lang yung folder. Once okay na yan, makikita nyo siya dito sa dropdown, yung enable map profile. Yan siya, generated maps. Pag wala siya, click nyo na yung manage, then add. Tapos nandito naman siya. Since already exists na siya yun, okay nyo lang. So, enable hideout. Kung enable na yung hideout nyo, is dun siya magre-respond lagi, no? So, kung hindi pa at medyo mababa pa yung level nyo, uncheck nyo lang muna lahat yan. Tapos, hayaan nyo muna siyang i-continue yung campaign niya rito. Very easy lang naman siya i-follow, no? Area clear, ito yung pag-clear ng buong map. So, I set it to 99 lang. Kasi pag 100%, masyado siyang matagal na naglalakad, no? Hanggang sa makumpleto niya. So, 99 lang is okay na yan. Then, dito naman tayo sa picket. So, check muna natin yan. Picket, nakaset as default yan kasi pwede nyong iset up kung gusto nyong kayo ang mag-customize na mga pupulutin nyo. Pero since meron na tayo naka-ready, the drop down lang natin to. Ito yung indie. So, kasama siya dito sa picket folder. Yan. So, automatic na lahat ng mga rare niya at yung mga mamahaling mga loot, yun ang kukunin niya, no? I suggest na ito yung gamitin niyo para hindi na kayo mahirapan mag-customize. Okay, so dito naman, check nyo to yung use at loot para hindi siya makapulot ng basta-basta, no? Ang pupulutin niya lang talaga yung talaga naka-assign sa kanya. Tapos open chest, yung open strong box optional yan, pero kasi kung mataas na yung tier ng map, medyo masakit na kasi yung mga monster sa mga strong box eh, kaya ina-uncheck ko na lang siya. Tapos pick up quest items, yan, kailangan yan kapag medyo mababa pa yung level nyo tapos kinukompleto nyo pa lang yung campaign. Then ito, naka-default lang yan, tsaka yung mouse left, naka-default yan. Dito naman, optional din to kung gusto nyong pumulot siya ng scroll of wisdom. Then ito, set to 0 naman yan. Tapos yung stash tab nyo, is depende yan kung ilan yung tab na gamit nyo, no? So ilalagay nyo lang siya lahat ng number kung saan siya mag-e-store ng mga items. Tapos sa currency, kung meron kayo ng premium currency, lalagyan nyo rin siya kung saan siya nakalagay para doon niya ilalagay yung mga exalt, yung mga chaos, yun. So, doon siya naka-organize. Tapos, itong map tab, again, kung nasa tier 15 na waystone na kayo, nandun na kayo sa endgame, siset nyo rin siya kung saan siya kukuha ng mga mapa. So,
Ayan, very self-explanatory naman to, no? Dali lang siya. Tapos yung combat natin, ayan, nakaset to as default yung attack range. Tapos safe range, bago siya pumulot ng mga item. So tine-check niya muna kung ilan yung monster sa range natin. So, ito, naka-default yan. Then movement, always mouse left. Ayan. Tapos yung flask natin, wag nyong babaguhin to, 1. Saka yung mana flask 2. So sinet natin yung life natin, magpa-flask siya pag 75% na. Tapos ito, since hindi ako nagamit ng energy shield, nakaset sa 0. Pero kayo, kung depende, kung halimbawa is ang build nyo is energy shield siya at yun ang yung pinaka-life nyo, yun, dun siya mag-mana flask naman. So dito nyo naman siya i-set instead of here. Then delay natin is 0.5 lang para just in case na malaki yung biglang bawas niya, mabilis siya magpa-pats. Same is sa mana. So 50% magmamana flask na siya. No? Mayroon akong skill na malakas gumamit ng mana. Eh, no? Kaya pag 50, nagpa-flask na siya. So yan, ito naman naka-default lahat to. Ito I think nakaset to sa 100. Pero hindi ko masyado nagagamit to eh kasi bira naman tayo ma-one hit kasi tanky yung build natin. Pero na it's up to you kung ba masyadong mahirap yung map para sa inyo. Mag-auto-disconnect yan kapag ang damage niya is more than 100% ng life nyo. So magandang option to kasi hindi kayo basta-basta ma-one hit. Same is this, yung chicken below 30% ng life, magdi-disconnect din siya. Halimbawa 30% na lang yung life nyo. Tapos sa skill, yan, depende kung saan nyo siya shortcut. So, kayo na bahala mag-customize nito. Sa akin, ito yung movement speed, yung mouse left. Mouse right is, ang priority ko is 6. So, bawat skill is may priority. Kung ilan yung skill na ginagamit nyo, isa-set nyo siya. Sa akin, 6 ang skill natin. So, pinaka-highest niya is yung pang 6. So, ito muna yung unang skill niyang gagamitin. Then, sinet ko ng cooldown yon para hindi siya spam ng spam. Tapos yung range, kapag nakita na niya yung monster ng 50 yung range niya, dun na siya a-attack. So very self-explanatory din yan. Then yung ibang skill niya, like this one, yung sa eco, habang cooldown yung mouse right, yan, cooldown siya ng 2 seconds, ito naman ang ikakast niyang skill. No? So, yun. So may combo siya na ginagawa. So ang gagawin niya is, magda-dash muna siya, then magkakast naman ng wall, then magda-dash ulit. So, yun ang type of attack natin na ginawa natin. Yeah, so yun lang naman. Save nyo lang, then wag nyo munang i-start yung bot, no? Punta muna tayo sa mismong game. Alright, so dito naman sa game, punta kayo ng options, tapos dito sa game tab, make sure lang na yung item filter is naka-none. Tapos, uncheck nyo to. Kung nakacheck to, uncheck nyo yung hide filtered ground items. So, yun lang naman ang kailangan dito sa in-game natin. So, after nun, pwede na natin start yung bot. Yan nyo siya. Ako ay nagmamap, no? Okay, so ayan. Naka-generate yung map nyo. Start mo na. Auto-login yan. So ayan, nakikita, nag-auto-sell siya ng mga gamit niya, yung mga na-loot niya. Warning lang, no, huwag kayo maghuhubad ng suot yung gamit kasi possible na ibenta niya yun. Ayan, kumuha siya ng map, then pupunta siya ng map device, then hahanap siya ng, ayan, bakantin, ilagay yung face tone. Yan guys, yan ang combo na ginagawa niya. No? Tatayo muna siya ng wall, then tsaka niya binabangga ng shield dash niya. So yun lang naman, I hope you enjoyed this video and this is John Teki and thank you very much. Please like and subscribe. God bless everyone.